Magandang araw mga katukaan. So gaya po ng naipangako natin nung mga nakaraang episode, ngayon po pumasyal na naman tayo sa isa nating Champions of Excellence, no? Inumpisahan natin dito sa Mindanao. Papasyalan natin yung ating mga Mindanaoans, mga endorser ng excellence, para kilalanin yung kanilang mga linyada. So nandito po ngayon tayo sa Catalunan Grande, Davao City, syempre sa Mindanao, ang ating Champions of Excellence ng Time Trial Game Farm. Walang iba po yan kundi si Sir Emmanuel Maning Eva. So samahan niyo po kami ngayong episode na to para kilalanin ang kanyang mga linyada. Ngayon natin, siyempre, ang ating Champions of Excellence na si Sir Maning Eva ng Time Trial Game Farm dito sa Catalunan Grande, Davao City. So, iisa-isahin natin, kikilalanin natin yung kanyang mga linyada. Magandang araw, Sir Maning. Magandang araw po, Sir Jun. Isang malaking karangalan ang pagpasyal nyo dito sa aking manukan. Ito po mga linyada ng manok ko. Ito po yung mga dati ko na po pinapa-parami nung lumpa. And then, base sa kanyang magandang record, nakapili tayo ng magagandang linyada tulad nito. Halimbawa, hawak kong Gilmore, isa ito sa nagbibigay ng maraming panalo sa akin. Although kasama na rin yung mga nauna, ito yung huling na-develop ko na bloodline. So ito sir, hatch or yung mayahin ng Time Trial Game Farm, kumbaga ito yung mga ginagamit mo sa mabibigat na labanan. Ano ba yung special dito na nagustuhan mo at ito yung patuloy pa rin natin pinararami? Well, ang kagandahan ng manok na to, ito yung malalakas, mabilis. At typical ng isang hatch na bloodline. Mas maganda ito, lalo ito nagkakaedad. Hindi masyado nababago yung body conformity niya. No? At nandun yung gilas niya, nandun yung forma, at higit sa lahat, yung pagpapanalo, yun ang mahalaga. Ano ba mas preferred ninyo sa stag derbies at saka sa cock derbies pagdating sa sukat? Usually, pag stag derby kasi, hindi kailangan masyado mataas. Dapat nasa medium lang para medyo lamang talaga sa ikutan at palo. Ngayon, yung mga sa stag ko, yung medyo matataas, tinatabi ko yun, yun ang pinapatanda. So pagdating ng panahon, naipon niya sila, at least habang tumatanda, hindi naman masyadong bumababa. Well, typical, actually ito kasing Gilmore, halos kumpleto na ito eh. No? Umiilag, umaangat, malakas pumalo. And then, ito normally, nag-i-infuse tayo ng konting ibang bloodline. No? Lalagyan natin ng konti para medyo tumaas siya. Pero line breed pa rin tayo. Ang pinaka ano talaga nito is yung consistency nito. Ibang pag alam niyo talaga kung ano yung purpose niya sa rueda. Talagang labanan, no? To the last breath. So ngayon sir, syempre yung mga gustong mag-umpisa, gustong magsimula ng foundation blood, saan nila magandang i-blend at i-infuse itong mga hatch natin dito? Eh itong hatch natin pwede ito kung gusto niyo medyo lumakas pa siya at medyo tumaas, pwede nyo i-blend ito sa male seams, no? Haluan nyo ng konti. Pero yung tinatawag na yung grace niya at saka yung lipad niya, yung ganda niya, pwede naman ito i-blend sa sweater o sa round head, no? Sir, paano ba ihanda yung mga Gilmores na to kung sakaling gusto nilang gamitin at gusto nilang mapalabas yung performance talaga ng mga hatch natin? Ito paghahanda naman ng stag, particularly this type of bloodline, hindi na kailangan masyado yung pinapagod yung manok. No? Kailangan lang na sa stag is mapaamo mo siya. Medyo sanay siya sa tao and then ma-adapt niya yung environment niya at mabigyan mo siya ng tamang pag-aalaga at pagkukondisyon. But of course, laging na kagabayan ng produkto ng excellence. Ang paghahanda naman ng cock, medyo
a little bit heavy kasi mabigat ang labanan ng kak. Matitigas ang kalaban. So, magkakaroon ka ng advantage kung ang kak mo is sakto sa edad pag inilaban, at least 3 years old. And then sa paghahanda naman ito, kailangan mo yung kinatawag na maayos na programa. Maayos na feeding, nutrients, and then yung tamang guidelines ng pag-condition ng manok. Mula sa umpisa hanggang sa panahon ng pag-rest, and then taking all factors ng stress na hindi mo talaga mabibigyan ng any imbalance ang manok para sa meeting tagumpay, meeting yung laban. Ayan. So mga katukaan, no? Yung napakaganda nung sinabi ni Sir Maning na kumbaga 365 days ang paghahanda talaga ng ating mga manok. So all throughout, alagaang mabuti. Kumbaga hindi naman po pwede na kung kailan mo lang siya ilalaban, dun mo lang siya bibigyan ng or pagtutuunan ng pansin. Yeah, exactly, Sir Jun. Tama yun. Hindi yung papabayaan mo lang siya during the time na hindi mo pa siya ginagamit. And then dun sa panahon na gagamitin mo, magkakaroon ka ng heavy heavy effort para mabalik yung ma-establish mo yung hinahanap mo na agility at saka yung health ng manok. So dapat meron tayong tinatawag na proper maintenance ng manok mo para pagdating ng panahon na mamimili ka na, magkakaroon ka ng selection, halos lahat pwedeng ilaban.